Chapter 9. Kinabukasan, pauwi na si Myra mula sa pinapasukang tanggapan sa Makati nang makita si Gael. "Hi," bati ng binata. Nagulat siya nang dampian siya nito ng halik sa mga labi. "Hey, what brings you here?" biglang naitanong niya. "Ang akala ko mamayang dinner ka pa pupunta sa apartment. Buti na lang hindi ako pumunta sa kabilang firm." "Bakit? Masama bang sunduin ang magandang dalaga?" nakangiting tanong nito. "Well, in that case, uwi na tayo. Sasabihin ko kay Yaya, ako ang magluluto ng dinner natin. Unless may iba tayong lakad." Masayang wika ni Myra. "No, let's go to your apartment." Wika ni Gael na inuumang ang braso para kapitan niya. Tahimik ang binata, pero naninibago si Myra sa mga pilyong ngiti nito habang nagmamaneho. Nagulat siya pagdating sa apartment dahil wala si Yaya Delia. Pagpasok sa loob ay mabilis na isinara ni Gael ang pinto at nabigla siya ng pangkuhin siya nito at nakangiting ipasok sa kanyang silid. "Gael! Si Yaya Delia!" inlang ang naitanong ni Myra nang kumapit sa batok ni Gael. "Pinauwi ko muna sa kondo dahil gusto kitang masolo sa oras na to." Nakangiti pa ring wika nito nang maingat na ibinaba siya sa kanyang kama. Bigla siyang kinabahan sa maaaring gawin ng binata. "Bahala na," naisaloob niya. Masaya niyang tatanggapin anuman ang kahihinatnan ng mangyayari, subalit paano kung matuklasan ni Gael na mali ang akala nito tungkol sa kanyang nakaraan. Kailangang sabihin na niya iyon bago siya maunahan. Matamang pinagmasdan siya ni Gael pagkatapos maihiga sa kama. Tumaas ang kamay nito at hinaplos ang kanyang pisngi. At nagdulot iyon ang kakaibang init sa kanyang katawan. "I want you now, honey." Wika ni Gael habang inaalis ang botones ng kanyang damit. "Gael, I have something to tell you. I am the girl you have." Wika ni Myra na hindi natapos ang sasabihin dahil inilagay ni Gael ang hintuturo sa ibabaw ng kanyang bibig. "Shh! No more talk. All I want right now is to be with you." Wika ni Gael na sinimulang simsimin ng halik ang kanyang mga labi, samantalang ang kamay nito ay patuloy na inaalis sa mga saplot sa kanyang katawan. Napapikit si Myra ng maramdaman na tuluyan nang naalis ni Gael ang kanyang damit, pati ang maliliit na saplot na tumatabing sa kanyang mga pinakatatagong kayamanan. Napahinto ang binata upang muling ganap na pagmasdan ang nakalantad na kagandahan. "My God, you're really beautiful." Anas nito habang nagmamadali sa paghubad ng t-shirt at pantalon. Napaigtad siya ng maramdaman ang pagkubabaw ng binata sa kanya. Alam ni Myra na nawawala ang kontrol niya sa bawat sandali na kapiling si Gael. At ngayon ay nagpa siya na siya. Buong laya niyang ibibigay ang kanyang sarili. Tumugon siya sa mainit na halik ng binata. Dahan-dahang pinagapang ni Gael ang mga labi patungo sa pisngi niya, pababa sa liig, sa tenga, hanggang sa mapunta iyon sa kanyang dibdib. Nanatili lang sila nakapikit sa dulot ng sensasyon ngayon lang niya nadama. Damang-dama niya ang kahandaan ni Gael. "Oh Gael,
I swear, I've always dreamed of something like this with you forever. Wala nang kahihiya na sinabi ni Myra. Will you, honey? Yeah, I swear. Oh, honey, you've really made me the most happiest man on earth. Wika ni Gael. Dahil gusto niyang madulutan ang kasiyahan ng binata, mariing kinagat na lang niya ang ibabang labi upang hindi mapadaing sa biglang pagsalakay ng kirot na kanyang nararamdaman. Pumatak ang mga luha niya sa hapding naramdaman, subalit nagulat siya ng magmadaling umalis si Gael at isinuot ang mga damit nito. Natakot siya sa nakitang reaksyon ng binata. Natatarantang hinila niya ang nakatuping kumot na ulunan at itinakip sa hubad na katawan. Sumandal siya sa headboard ng kama. How come you're still a virgin? Kung isa kang bayarang babae noon, hindi ka na dapat ganyan. Nalilisik ang mga mata na tanong ni Gael. I think we need to talk about this. Kapag hindi ka nagalit, naiiyak naman na wika ni Myra. Ano pa ba ang misteryo sa buhay mo, Myra Lorenzo? Ano pa ba ang hindi ko alam? Halos pasigaw na wika nito. Ginawa mo akong gago? Para akong tanga sa kakaisip kung matatanggap ko ba ang nakaraan mo. All this time, I was thinking that... Hindi na naituloy ang sasabihin nito dala ng sobrang galit. At muling sumigaw ang binata habang ang mga kamay ay nakapatong sa ulo. God knows, I had no intentions of lying to you. Ipagtatapat ko rin sa iyo ang lahat. Hindi lang ako nabigyan ng pagkakataon. Umiiyak ng wika ni Myra. Huwag mo akong daanin sa iyak! Sigaw naman ang binata. At huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Myra! Huminga muna ito ng malalim, pero nanginginig pa rin ang panga sa galit. Alam mong napakaraming pagkakataon ang ibinigay ko sa iyo para aminin ang nakaraan natin. My God! You know that I've been honest with you all the way. At alam mo ang dahilan kung bakit natatakot akong pumatol sa mga bayarang babae. Sana sinabi mo na sa akin lahat noon pa. Kaya pala puro pasasalamat ang narinig ko sa iyo noon. You betrayed me. Umiiling na wika nito. I know it's my fault. I'm sorry. Kasi natakot akong balikan na nakakahiyang kahapon sa aking buhay. Ang kahapon ay resulta ng mapusok na desisyon dala ng sitwasyon at kagiipitan. Nawain mo sana ako. Unawain kita? My God, Myra. Ako ang iyong tinatakasang kahapon. Ang tagal kong nagpakagago sa napakaraming katanungan na halos ikabaliw ko. Ngayon, inuunawa mo ba ang kalagayan ko? Ito na siguro ang huli nating pagkikita. Mariing wika ni Gael. Natigilan naman si Myra. Lalong nagunahan sa pagtulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Pero bago ka umalis, gusto ko lang malaman mo na minahal kita, Gael. Noon pa man, sa una nating pagkikita. Napahinto ang binata. I don't know what you're talking about, Myra. Mahal mo ko? Noon pa? Kalokohan. Kung minahal mo ko, sana hindi mo na ako pinahirapan pa. Sana sinabi mo na sa akin ang totoo kahit nung muli tayo nakita. Goodbye, Attorney Lorenzo. Kung gaano kabilis ang patak ng luha ni Myra, ganun naman kabilis ang paglisan ni Gael.
Pinapunta ni Gael si Gilbert sa condo unit niya ng gabing iyon. Mabilis naman dumating ang pinsan at nadatnan siya sa sala na umiinom ng alak. Gael, sa tingin ko, sa bar kaya natin pag-usapan ang problema mo. Mukhang malalim ha. Seryoso kang masyado. Suwestiyon ni Gilbert nang tumabi sa couch na inuupuan niya. No, Gilbert. Ayoko muna ng maingay. Wika niya sabay sali ng alak sa kupita at iniabot sa pinsan. So what's the problem, bro? Don't tell me dahil kay Attorney Myra Lorenzo? Gilbert, si Myra. Si ang bayarang babae na iniregalo mo sa akin ng birthday ko. 2 taon na ang nakakaraan. Panimula ni Gael. Ha? Sabi ko na nga ba, pinsan? Bulalas ni Gilbert. Noon ko pa sana sasabihin sa'yo. Now I know kung bakit pamilyar ang mukha niya. Tatangu-tangong wika nito. Kaya pala nung una namin pagkikita, tensyonado siya, lalo na nang nabanggit ko ang pangalan mo. So, what's the problem? The problem is, napabuntong hininga si Gael bago uminom ng alak. Damn it, Gilbert. I think I'm in love with Attorney Myra Lorenzo. Siya lang ang babaeng nagpasaya sa akin ng ganito. Ipinagtapat ni Gael kay Gilbert ang lahat na nangyari sa kanila ni Myra. Buong puso namang sinuportahan ni Gilbert ang desisyon ni Gael. Kinabukasan, nagulat si Myra nang madatnan si Helena sa kanyang opisina. Surprise? Nangaasar na wika nito. What do you want? Diretsyang tanong naman niya. Why? Are you scared of your past attorney? Nang aalas kang tanong nito. Pasensya na, marami akong gagawin. I think I can't entertain unexpected visitors. Mahina, ngunit mariing wika ni Myra. Kawawa ka naman, Lorenzo. Tumayo si Helena at lumapit sa kinatatayuan niya. Alam mo bang iiwan ka na ni Gael? At magpapakasal na kami? Pero bago mangyari yon, isisiwalat ko muna sa publiko ang baho mo. Natigilan si Myra pero hindi nagpahalata. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Helena. Huwag ka nang magkailapa, Lorenzo. Sa bibig mismo ni Gael ang galing na dati kang prostitute. Isa kang prosti. Pok-pok. Lorenzo, ang galing mo magbalat kayo. Nakakahiya ka. Tumatawa ang wika ni Helena bago lumabas ng kanyang tanggapan. Nanatiling nakatayo si Myra. Gulong-gulo ang kanyang isip mula nang may mangyari sa kanila ni Gael kagabi. At hindi mapaknit sa kanyang isip ang huling mga katagang sinabi sa kanya ni Helena. Ang hindi niya sukat akalain ay si Gael pa ang sisira sa kanya. Natatakot siya sa banta ni Helena. Naririndi na si Myra sa nangyayari ngayon sa kanyang buhay. Nagdesisyon siya na mag-file ng indefinite leave sa mga law firm na pinapasukan niya. Nakiayon naman sa kanya ang pagkakataon dahil halos patapos na ang mga kasong hawak niya at naghihintay na lang iyon ng court decisions. Kinausap ni Myra ang management ng mga tanggapang pinapasukan at pumayag naman ang mga ito sa kanyang indefinite leave. Halos maghapon siya nag-turn over sa legal secretaries ng firms. At huling pinuntahan niya nang hapong ding iyon ang Maharlika Foundation. Hindi niya sinabi kay Sister Lucila ang totoong dahilan. Pero sumang-ayon naman ito na kailangan niya ng mahabang pahinga. Kahit nagtataka pa ang butihing madre.
Iha, 2 buwan na lang halos ay Pasko na. Magiging malungkot ang aming selebrasyon kung wala ka. Panghihikayat ni Sister Lucila. Hayaan niyo po, Sister. Pipilitin ko makadalo. Matamlay naman at lugunia. Tumalikod na siya at kumaway na lang. Lalong nayanig si Myra nang mabasa ang pang-umagang pahayagan. Alam niya na si Helena ang may kagagawa niyon. Pinunit niya ang tiyaryo at hinikilap ang kanyang cellphone at ini-off. Walang tigil sa pagtangis si Myra hanggang sa matapos siya sa pag-iimpake. Uuwi muna siya sa probinsya sa piling ng kanyang ina na tunay na nagmamahal sa kanya. Bakit, Gael? Sapat na ang magalit ka sa akin? Pero bakit kailangan pang ilantad mo ang aking pagkatao? Bakit kay Helena pa na alam mong kalaban ko? Naluluha naman niyang naisip. Madaling araw na nang dumating siya sa kanilang probinsya. Walang nakapansin sa kanya. Sa panahon ngayon, ayaw muna niyang makihalubilo kahit kanino at gusto lang niyang mapag-isa. Sinabi ni Myra sa kanyang ina ang lahat. Wala itong alam sa nakaraan nila ni Gael. At buong pusong pag-unawa, pag-aalala at suporta ang ibinigay ng kanyang ina. Ang kainip-inip na mga araw ay iniukol na lang niya sa pagbabasa ng kung ano-ano. Naiinis siya sa mga osiserang hindi tinitigilan ang nanay niya. Kaya minsan isang umaga, napilitan din siyang lumabas ng bahay. Buo ang loob na sinagot niya ang mga ito na pawang tama at totoo. Mula noon, taas doon niyang hinarap ang buhay. Mula nang mabasa ni Gael ang mga issue tungkol kay Myra, ay hindi na siya mapakali. Halos ilang gawin na siyang balisa at hindi makatulog. Lihim niyang pinuntahan ang apartment ng dalaga, pero wala na ito roon at hindi na rin ito pumapasok. Pinuntahan niya ang tiyuhing si Judge Julio para makibalita at ipinagtapat niya rito ang nangyari sa kanila ni Myra. Gawin mo kung ano ang sa tingin mong nararapat, Gael. Ikaw ang nakakaalam ng katotohanan higit kanino man. Kung talagang mahal mo si Myra, puntahan mo siya at suyuin. Pero linisin mo muna ang kanyang pangalan. Payo ng kanyang tiyuhin. I'm in trouble with myself, Uncle. Hindi ko alam ang gagawin ko. Malungkot na wika niya. Just believe in yourself, iho. Hayaan mo muna makapagpahinga si Myra. Give her a chance to think for herself also. In the meantime, gumawa ka ng mga bagay na ikalulugod niya. Something that will convince her of your pure intentions. Seryosong payo ng tiyuhin niya. Siguro nga po, Uncle. Kumbinsido namang sagot ni Gael. Actually, I tried to contact her using her cell phone because of Tim's case. Pero mukhang naka-off ito kaya si Tim na lang ang tinatawagan ko. Si Tim? May kaso? Hunot noon namang tanong ni Gael. I thought Tim was Myra's lover. At napangiti ito. No, iho. Tim is one of Myra's special friends. Malaki ang utang na loob niya sa binata dahil isa ito sa mga tumulong sa kanya during her father's dying moments. Anong kaso ni Tim, Uncle? Si Tim, dala ng kanyang kapusukan. Sa idealismong pinaglalaban ay sumanib sa mga rebelde. Sayang ang batang yun. Because he's a Paulsai graduate pero hindi pa naman huli ang lahat. Naging wanted siya sa batas dahil napagbintang ang pumatay sa governor ng kanilang probinsya. Pero mukhang may linaw na ang kaso ngayon
dahil kumanta na ang isa sa mga nahuling sospek. Mahabang salaysay ng kanyang uncle. Napailing na lang si Gael. Kaya pala may pagkamisteryoso si Team Uncle. Now I know. Sige po, aayusin ko ang lahat. Determinadong wika niya. I know you can make it, man. Wika ng kanyang tiyuhin habang tinatapik ang balikat ni Gael. Myra is a great lady. Kahit mahirap lang siya, but she is obsessed with serving most of the needy. You can find another girl like her, iho. I know, Angel. Wika ni Gael sa kangumiti. I think I'm in love with a woman who carries gold in her heart. At pag-uwi niya ay naabutan niyang umiiyak si Nanay Delia. Yaya, may problema ba? Nagtatakang tanong naman ni Gael sa matanda. Hindi na kasi ako mapakali, Gael. Kailangan malaman mo rin ang kabutihan ni Myra. Ano pong ibig ninyong sabihin ni Yaya? Alam mo ba kung bakit hindi siya nagpapasundo sa iyo sa kanyang opisina? Patuloy naman sa paghikbi ang matanda. Kasi, umuuwi siya ng maaga para maipagluto ka. Siya ang solong nagluluto ng pagkain natin, iho. At yung almusal mo sa umaga, handa na ang lahat pagising ko. Tapos magmamadali siyang maghanap ng taxi para pagdating ko raw dito sa kondo, mainit pa ang kakainin mo. Wika ni Naya Delia habang pinapahid ng tissue paper ang ilong at pisngi. At hindi lang yun, iho. Nagsinungaling ako na pinagawa ko sa janitor ang pagbabago dito sa kondo. Si Myra ang mag-isang nagpintura sa silid mo at nag-ayos dito. Ganun kakahalaga kay Myra, Gael. At niyakap ni Gael si Yaya Delia. Napaluha na rin siya. Luha ng kagalakan. Dahil ngayon, inamin na niya sa sarili. Tunay na nga niyang tatagpuan ng babaeng mamahalin magpakailanman. Tahan na, Yaya. Pangako, paliligayahin ko si Myra sa abot ng aking makakaya. Malapit na. Malapit na, Yaya. Alo nito sa matanda. At dito muna po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Samahan niyo po akong muli para sa huling yugto ng kwentong One Night with the Billionaire. Maraming salamat po!